Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ang subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pan-upload. Bigla na lang na nagdahan-dahan si LM ng paghakbang at sinanyasan siyang huwag siyang maingay. He stopped towing. Dinampot nitong isang pares ng panlabas na tsinelas mula sa rack. Ilabas niyo si Queenie! Bulyaw nito at kahit siya ay napaigtad para itong lasing na nagwawala. Naiwin na siwas ang magpares ng mga tsinelas. Tilian ang sunod niyang narinig. Wala kaming alam, senyorito. Hindi po namin kinukuha si Queenie. Anang isang boses ng babae na parang takot na takot. You're hiding her! Bulyaw nito, kaya lalong nagsipagtilian ang mga iyon. Senyorito! Tilian sa loob ang narinig niya, kaya sa kabila ng pagtawa niya ay pumasok siya at hinampas ito. Tigilan mo yan! Tigil na sabi niya, kaya anong lakas ng tawa ni LM. Nakita niyang natigilan sa pagkataranta mga kasambahay at ang isang matanda ay may hawak pang sandok. Pasaway ka! Mamaya mahimatay sila sa takot! Lalong tumawa si LM. Iyan na ba si Senyorita Queenie? Tanong ng matanda na nakangiti. Ako po si Queenie. Ewan ko kung may ibang Queenie pa itong hinahanap. Aniya, kaya nagkatawanan na ng mga iyon. LM laughed and wrapped his arm around her neck. Nakatingin ito sa itaas. I'm actually looking for Queenie. One, Queenie? Two? Aray! Anito, nang kuritin siya sa tagiliran. Kaya naman ho pala nababalo sa inyo si Senyorito. Kasi ang ganda niyo, Senyorita Queenie. Wika ng isang kasambahay na ang buhok ay parang kay Dora. Mag-empake ka na ngayon din, dahil si Sante ka na. Wika ni LM doon na nagpapapadyak naman ng mga paa. Senyorito naman! Hindi ako ang nababaliw. Siya ang nababaliw sa kagwapuhan ko. Umuo nga kaagad nung alukin ko ng kasal. Wika naman ito, kaya sinamaan niya ng tingin. Ah, kaya pala kapag nalalasing kay ipinalalabas mo sa amin si Queenie, pinagbibintangan mo kami na itinago namin kahit hindi naman. Wika na matandang kasambahay habang papatalikod. Tumawa siya nang makitang kakamot-kamot si LM sa ulo, kagat ang labi ng mariin. Mukhang ikaw na nga ang kinakampihan nila. Napangiti siya. Mukha nga. Nakatitig siya sa boyfriend. What's with that look? She giggled and hugged him. He always chuckled as he hugged her back. Hinahanap pala siya nito kapag lasing. Ibig sabihin, kahit wala siya, siya ang nasa isip ni LM. Dito ka na muna. Doon ako sa kusina para mas makilala ko sila. Nasa na mama at papa mo? Nakatingala niyang tanong sa boyfriend niya. Hindi pa siguro sila umuwi. Perhaps they're still at DRM dun sa isa naming company? Tumango siya. Hindi nga sumabay ang mga iyon sa kanila pagkababa ng eroplano. Nalula siya kanina sa tayo ng lalaking pakakasalan niya. Nakita niyang airlines na pag-aari ng pamilya ng mga Miguel. Hindi na lang siya umimik, pero hindi mawawala ang panliliit sa sarili. She felt that way but brushed it off her head. Hindi naman iyon pinaramdam ni LM sa kanya, kaya bakit naman dadamdamin niya? Kapag ito na ang nagparamdam sa kanya ng pagkakaiba nila, iyon ang panahon na dapat siyang manliit. Gusto mo bang itur kita sa room ko? Bulong ni LM sa kanya sabay haplo sa may likod niya, kaya natatawa siyang napaiwas. Pupunta na ako sa kusina at kikilalanin ang mga pinagbibintangan mong kidnappers ni Queenie. Iniwan niya ito, kaya nangingiti na lang ito na nakahabol sa kanya ng tingin. He looked so amazed. And she doesn't know what she sees in his eyes. She sees love. She guesses. Magandang araw po. Mainhin na bati ni Queenie sa mga kasambahay na nasa kusina. Walo iyon sa pagkakabilang niya. Ngumiti ang lahat sa kanya. Bakit sumunod pa kayo rito, senyorita? Tanong na matanda sa kanya. Gusto ko pong tumulong. Sus na bata to. Para ka rin palang si Ma'am Diane. Maupo ka na lang riyan at hintayin mo na ang niluluto ko. Huling putahin na ito.
Makakakain na kayo ni LM. Ako nga pala si Manang Betty. Ako naman po senyorita si Dory. Ito si Mocha, Milty, Pasas, Snow, Liit at si Lucky. Si senyorito po ang nagpangalan sa kanila base sa itsura. Diyos ko, napigil niyang pagtawa pero nagtawanan ang mga iyon. Ang ganda niyo po senyorita, saka mukha po kayong mabait. Ang simple niyo po, pero ang ganda. We can Snow. Snow malamang dahil ubod ng puti ang babae. Mahihiya ang gluta sa kaputian nun. Salamat. Sinasabi ko na, hula ko na talaga na katulad mo ang magpapatino sa batang yun. Ang ugali niya, tulad ng sa papa niya. Kaya alam na alam ko na, hindi mga babaeng makakapalang makeup ang magugustuhan ni LM. Nakangiti naman, nasabi ni Manang Betty. Keme siyang ngumiti. Sana nga ay siya ang babaeng panghabang buhay na magpapatino kay LM. Sa kondo inihatid ni LM si Queenie. Doon na rin niya patutuloyin ang mga magulang nito. Inabisuhan na niya ang mga tauhan na maghahatid sa Manila sa mga magulang ni LM. Ano? Gimbal si Queenie sa kausap, sa cellphone, kaya napatingin siya sa girlfriend. Napapiksi ito kaya natawa siya na mahina. Hindi siya nakatiis kaya lumapit siya rito. Mama naman! Para naman tungik si Papa! Mangiyak-ngiyak si Queenie at napamartsa kaya malakak na siya. Mas baliw pala ang girlfriend niya sa kanya. Nakakahiya! Wala na nga tayong ambag tapos ganyan. Ano na si Papa? Nakakasura talaga siya. Anito kaya napakunot noo siya. Anong nakakasura? May accent pa ang pagkakasabi noon ni Queenie. What is it, baby? Usisa na niya. Si Papa nakakasura. Inis na sabi nito. Anong nakakasura? Nakakainis. Anito sa kapinatay ang tawag. Nagpalakad-lakad ito at marahas na pumapadyak. Sabi isang batalyon ang kasama dito. LM laughed. Akala ko isang buong solar system. Ang sama ng tingin nito sa kanya, kaya lalo siyang tumawa. Ayaw makinig, may inarkira raw na bus, tapos pinalagyan ng mga dahon ng niyog ang paligid ng bus. Para raw alam na nasa kasalan pupunta. San ko naman yung papatirahin? Sa luneta. Tawang-tawa siya sa itsura nitong parang tumanda ng times 5 dahil sa ama. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo? Hindi na nga kami magsashare sa gastos. Tapos, may bit-bit pa mga magulang ko na sandamakmak na bisita. Nandun, nagbo-broadcast na ikakasal na ako. Padabog itong naupo sa kama. Maluha-luha pa rin ang mga mata. LM gently scratched his eyebrow and sat beside her. Hinalikan niya ito sa balikat. Hayaan mo na si Papa. Kung yun ang makakapagpasiya sa kanya. Mayaman naman ako. Bukod doon, syempre, gwapo. She looked at him, brows knitted. Kaya ko naman pakainin ang mga taong dala ni Papa. About the place, malaki ang hotel ng mga Miguel. Daddy Sergio managed the hotel and restaurant businesses. Aabisuhan ko na lang siya na mag-reserve ng mga kwarto sa hotel. Umiling ito at parang hindi pa rin sang-ayon sa sinasabi niya at sa idea ng ama. Baby, he held her hand. Don't freak out about that. Natatawa niyang sabi. Paano hindi ay nakakahiya nga. Kahit naman ikaw ang nasa sitwasyon ko, mahihiya ka din. Well, he absolutely understands. Mamaya sabihin niyong nagyayabang si Papa. Nagyayabang naman talaga. Marahas na naman itong kumamot kaya natawa siya. Normal sa lalaki ang mayabang. Stop thinking about that thing. Wala namang iniisip na ganyan ang pamilya ko. You're just overthinking. Shit. Mali ang sinabi niya. Kinabahan siya roon. Baka magalit ito. I mean, hindi kita masisisi pero wala ka naman dapat na ipag-alala. Hayaan mo na si Papa. Makikita ng lahat ng taong dala niya na napaka-pogi ko. Ngumisi siya at proud na proud. Hindi naman siya nakakahiya na maging mister. Aba, pinipilahan at tinitilaan ng mga kababaihan ang mukha niya. Walang dapat na ikahiya si Queenie. Napamuntong hininga ito. Wisit talaga si Papa? Nagmamadali na nga na humingi ng kasal tapos magdadala pa ng isang bus na bisita. Wala naman siyang ibabayad sa hotel. Anong ibabayad niya, itak? Ang lakas ng tawa niya sa mga daldal nito.
Nakikinikinita na niya ang magiging buhay niya kapag napikon si Queenie sa kanya. Bubungangaan siya nito sigurado, kaya dapat na siya maghanda. LM, anito na humawak sa hita niya, kaya iba ang naramdaman niya kaagad. Pupunta ako kay Sir Raber. Fuck! Mas lalong iba ang naramdaman niya. Bakit? Lukot ang mukha na tanong niya rito. Iniisip pa lang niya ang mukha ng lalaking yun. Naiirita na kaagad siya. Hindi niya makalimutan ang insulto nun sa kanya ng araw na hinahanap si Queenie. Magpapaalam ako na maayos sa kanya kasi noon nag-apply naman ako ay hindi niya ako tinanggihan. Queenie is looking into his eyes but he shook his head. He feels so dismayed. Ayaw niya na lalapit-lapit ito sa ibang lalaki. Lalaki siya kaya marahil takot siya. Queenie is not like other women of his past who look so lovely because of surgeries, thick makeups, and daring dresses, but she is beautiful in her own way. She has a natural beauty. Hindi ito nangangailangan ng surgery dahil ang ilong nito ay natural na matangos. Natural na masungit ang mga kilay nito, pero ang gaganda ng mga mata. Ang bawat tingin nito ay parang nagsasabi na don't you dare. No! Aniya sa kasiya tumayo. Nawala ang libog na nararamdaman niya. Hindi mo na kailangan na pumunta doon. No, 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 no. No is my answer and that is final. He looked at her and she just blinked. Huh? Akala ba nito ay ito ang parating masusunod? Akala lang nito yun. Siya pa rin, si Lorenzo Miguel, at siya pa rin ang dapat ang madalas na boss. Kandahaba na kaagad ang leeg ni LM habang papasok ang sasakyan niya sa Rivers Car Wash. Shit! Oo na! Huwag na siyang usigin ng pagkalalaki niya. Wala na siyang sinabi na siyang batas at siya ang boss. Nagkamali siya ng pagkakasabi sa sarili niya. Boss siya pero mas boss pala si Queenie kaysa sa kanya. Kaya naroon sila sa car wash kinagabihan. Makikipag-usap ito at personal na magpapaalam sa lalaki. Damn! Hindi na dapat iyon kailangan. Kalokohan pa ang pagpapaalam na iyon. Para sa kanya hindi na dapat pa iyon. Diretso na dapat itong umalis nang walang paalam. Total, umuwi rin naman ito sa probinsya na walang paalam. I'll just wait for you here. Ayoko makita ang pagmumukha ng lalaking yun. Lukot ang noo na sabi niya sa girlfriend. Nakatingin lang ito sa kanya tapos ay tumango. Para ka namang sira. Mabait naman si Sir Raver. Anong mabait? Tinawag ako niya na babaero. Masama ang loob na sabi niya rito. Queenie, laugh at him. Bakit nagagalit kay totoo naman? What? Laglag ang panga na tanong niya rito. Hindi na nga ako babaero. Babaero pa rin? She just giggled and kissed her cheek. Joke lang. Wait mo ako rito. Magpapaalam lang ako. Tumango siya. Ano pa nga ba? May magagawa pa ba siya roon? Inhatid na niya ito roon. Payag na siya na magpapaalam ito. May kiss na rin na ibinigay sa kanya kaya okay na. He watched when she opened the door and hopped out. Sinundan niya ito ng tingin at inihatid din ng tingin hanggang sa makalapit ito sa isang baguhang kahera. Nakipag-usap ito saglit doon tapos naglakad papasok sa maliit na building ni River. Nakasunod pa rin siya ng tingin hanggang sa mawala na ito sa paningin niya. Kumatok na mahina si Queenie sa pinto ng opisina ni River. Ang sabi ng kahera na pansamantalang nakuha noon ay nasa loob ang lalaki at di naman daw umaalis. Si River? Mahinang tawag niya kasunod ang pagkatok. Bumukas ang pintuan at ngumiti siya nang makitang lalaki. Queenie? Masiyang bulalas nito nang mapagsino siya at mabilis siyang niyakap. Marahan niya itong itinulak para makaiwas siya. Ayaw niya nang ginawa nito. Alanganin naman itong ngumiti. Pasok ka? Napasyal ka. Akala ko hindi ka nababalik. Thanks God bumalik ka. Pumasok naman siya sa loob para makausap nito. Galing po ako sa probinsya sa River. Kababalik ko lang po kaninang umaga. Halika, upo ka. Anito't naupo ito sa sofa. Iisa naman iyon kaya naman napilitan siyang umpo roon. Katabi ito. Kumusta? Binisita mo ba ang mga magulang mo? Galing ako sa boss mo nung nakaraang araw. Kaya lang wala ka na pala doon. Nagkasagutan pa kaming dalawa. Natawa ito ng kaunti. Sa totoo po, sir, kaya po ako nandito dahil magpapaalam na po ako.
hindi ito nakaimik at natulala saglit sa kanyang sinabi. Magre-resign na po talaga ako. What? Babalik ka na ba ulit sa probinsya? Baka naman pwede mong iwan sa akin ang address mo para mapuntahan kita. O ihahatid kita pa uwi. Sasama ako sa iyo para makapamasyal na rin ako sana. Tayo, mamasyal tayo. Wika nito sa kanya pero alanganin siyang umiti. Mag-aasawa na po ako, sir. Lalo itong natigalgal, tapos nangunot ang noo. Sino? Hindi kagad siya nagsalita, pero kapag kuha na ibinuka na niya ang labi. Si Sir LM po. Reverse brows lifted and after a moment he laughed. Yun? Pumatol ka sa boss mong babaero? Tumawa ito lalo at niiling kaya medyo nasaktan siya. This man seemed different today. Para itong lasing na ewan pero hindi naman amoy alak. Raver looked at her, deeper than usual. Why so easy, Queenie? Tumayo siya mula sa kinuupuan at sinamaan ito ng tingin. Anong ibig nitong sabihin? Tumayo rin ito at inilagay ang mga kamay sa may balakang, waring nag-iisip. Mayaman kasi siya na sobra. Wika nito kaya naman agad na umikas ang kamay niya sa mukha nito. Magdahan-dahan kayo ng pananalita. Nandito ako para magpaalam ng maayos, pero kung babastusin mo ko, aalis na ako. Last minute, binago mo ang tingin ko sa pagkatao mo. Akala ko pa naman mabait ka. Wika nito saka siya naglakad papunta sa pintuan. Queenie, sorry. Binuksan niya ang pinto at naiiling na tumigil doon. Nilingon ang lalaki. Sorry, sorry, he said. Wait here, I'll give you something. Si River, wag na po. Aniya sa matabang na boses, pero hinawakan nito ang kamay niya. Nagad niyang binawi. I insist, just wait. Anito kaya bumuntong hininga siya. Naglakad ito pabalik sa may mesa. Lumabas na siya ng pinto at sumilip. Parang ang tagal na niya. Baka naiinip na si LM, pero wala naman sa may pasilyo ang boyfriend niya. Naghihintay pa rin iyon malamang sa kotse. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!